ang nabulkang Taal simula nang sumabog ito bandang alauna kaninang hapon. Naririnig mula sa aming kinatatayuan dito. 5,392 na ang kaso ng COVID-19 sa Pilipinas. 607 dyan ang bagong reported cases. Papalapit na po sa Bicol region ng Typhoon Rolly na isa ng super typhoon. Posibleng itaas ang signal number 3 hanggang signal number 4 sa mga ibang daanan ng Bicol Rolly. Ulysses is yet another setback for thousands of families still struggling to recover from Typhoon Rolly, which was the world's strongest storm to hit this year and right in the middle of a pandemic. At this time, Pagasa said... Pinagpalang araw po para sa ating lahat at para po sa ating mga taga-subaybay ng Snack Break Time Chase. Salamat po sa inyo at maligayang Pasko po sa inyo. Bagamat tayo po ay makikita para isang beses sa Webes. Ngayon po ay gusto ko lamang pong pasalamatan muli ang Security Bank at din ng ating mga kaibigan sa iba't ibang bansa at sa iba't ibang kumpanya dito sa Pilipinas. Sa ating pong pagpapatuloy ng usapang pag-asa, naalala ko lang po na nabasa po ako ng ganito at sabi niya ganyan, "Someone has said that if you could convince a man that there was no hope, he would curse the day he was born. Hope is indispensable quality of life." No, ang pag-asa po ay napaka-importante. Kasi kung talagang wala nang pag-asa, parang wala na rin kinabukasan. Kaya po, parang susumpain mo na talagang pinanganak kayo na sinasabi niya. Alam mo, bakit po napaka-importante ito sa panahon natin ngayon? Ngayon pong nasa po tayo sa ganitong sitwasyon, marami po nagtatanong, how can we have a blessed Christmas kung marahil ang iba sa inyo ay nawala ng kamag-anak o nawala ng mahal sa buhay dahil sa sakit, lalo-lalo dahil sa COVID. Iba sa inyo ay on quarantine. Parang paano ka naman magsasaya ng ganyan? You will be quarantined for 14 days. Paano ka naman magsasaya niyan? Parang pinagdiririan ng maraming tao. Iba naman, paano ka naman parang sasaya ng ganito, kita mong wala rin pera, tapos yung inaasahan mong bonus, nabigay na, paano yan? At ubos na rin. So, maraming tao ang tatanong, ano ba talaga itong pag-asa? May pag-asa pa ba? Ano ba ba aasahan natin? Ayan. And I just want to tell you that Christmas is really a message, a day to celebrate hope. Ito po'y pagpapaalala na dahil po dumating ang Panginoon Jesucristo, dumating din ang pag-asa. Isipin po ninyo ng mabuti, ang Kapaskuhan, bagamat hindi natin pinagdiriwang yung araw, dahil wala naman talaga nakakaalam ng talaga eksaktong araw ng kapanganakan ni Jesus, dahil hindi mo siya pinapansin na pinanganak siya . Kaya lang, napakahalagang maalala natin, dumating siya to remind us that our God is faithful to His promise, that our God is true to His words. Alam po ba ninyo na si Jesus Christ, Genesis 22 pa lamang, pinangakuan na ng Panginoong Diyos si Abraham na mula sa kanyang binhi may papanganak ang magiging pagpapala sa buong mundo. And Jesus Christ came, coming from the lineage of Abraham. Kaya nasabi sa Mateo, kabanatang isa, here is the genealogy of Jesus Christ, the Messiah, son of David, son of Abraham. Pinagdidiin ang son of Abraham. Bakit? Para maunawaan natin na talagang siya yung pangako, ilang libong taon na ho yung lumipas, and yet God never forgot His promise, and He fulfilled it. Ganun ho ang ating pag-asa. When God promises something, He will surely do it. Kaya nasabi niya, my God shall supply all your needs according to His riches and glory. Sabi niya, in Christ Jesus, that promise is true. Because when God tells us something, He will surely do it. Bakit? He is a faithful God. Ganun din po when God promised David that from his lineage, one of his descendants will become a king and will establish a king that will last forever. God answered that. Why? Because He is the son of David. Now, ito pong amazing. Maaaring sabihin natin, madali yan kasi mababait sila. They follow the Lord. They faithfully obeyed God. Paano kung malabo ako? Paano mayroon pa ba akong pag-asa? Then I have a good news for you. Alam niyo po ba the part of the genealogy of Jesus Christ ay ito. Babasahin ko po sa inyo para ho makita ho ninyo o marahin sa bayan ninyo ako sa inyong Bible o mag-flash ho sa screen. Sa Matthew chapter 1, ito sabi ganito. Sabi niya, the record of the genealogy of Jesus the Messiah,
the son of David, the son of Abraham. Now look at this. Abraham was the father of Isaac. Bakit ba importante si Isaac? Because remember, si Abraham, hindi magkaanak. And Isaac was the promised child. And perhaps, may, ay, mayroon man siyang Ismael eh. Yes, by law, si Ismael ang panganay. But by the promise, si Isaac. Kaya nga, Jesus Christ is from the seed of a promise. Now, tuloy tayo. And sabi niya, son, a father of Jacob, and Jacob the father of his brother, and his brothers, I mean, ganun. At ang itong sabi niya, and Judah was the father of Perez and Zerah by Tamar. Bakit kailangan mo banggit yung Tamar? Ito pa, tuloy pa tayo, sabi niya ganun. And Ram was the father of Aminadab, Aminadab the father of Nashon, and Nashon the father of Salmon. Tapos tuloy pa tayo, sabi niya, Salmon was the father of Boaz by Rahab. Binanggit po rin si Rahab. Now, in a patriarchal society, you should never mention women. And hindi lang yun, buti sana kung women of talagang of noble ano parang history. Eh hindi eh, yung women ito na with questionable past. Yun ang nakakalungkot dito. And ito pang karugtong niya. Jesse was the father of David, the king. And David was the father of Solomon of Bathsheba, who had been the wife of Uriah. Naku, diniin pa. Di ba kung ilalagay mo, huwag mo nang banggitin yung kay Uriah para limutan ng tao yan. But here, hindi nahihiya si Matthew to tell us yung talagang eto talaga yung nakalagay eh. Alam nyo kung bakit? Kung tayo man, kung proud tayo of our ancestry and we want to show our credibility. Ingatan natin yun, we would not mention anything that will ano jeopardize our name. Naalala ko tuloy yung ano yung kwento na to, babasahin ko lang sa inyo. The Smiths were proud of their family as in tradition. Their ancestor had come to America on the Mayflower and their line included senators, pastors and Wall Street wizards. Now then when they decided to compile a family history, They hired para itong family history nila just to tell their children, eto yung ano yung pangalan natin. And, I mean, they want to encourage and tell them, eto talaga ang dapat nyo maintindihan. So they hired a well-known author. And sabi niya, only one problem we have is this. How can we handle Uncle George who was executed in the electric chair? Sabi niya ganun. But the author said, not to worry. Sabi niya, I can handle that. Ito po ang ilagay niya. So, pakinggan niyo po. So, when the book was finished, so they were so excited to read, especially that particular portion about Uncle George na nakulong at na-execute by an electric chair. Ito ang nakalagay. There, they read George Smith occupied a chair of applied electronics at an important government institution, was attached to his position by the strongest of ties, and his death came as a real shock. Talagang pinagtakpan nila ng mabuti para lang hindi masabi na siya ay na-execute via electric chair. Alam niyo po, people are, as much as possible, they would not mention any part of their ancestry, someone who is questionable in character, questionable in past. But Jesus Christ made sure by the inspiration of the Holy Spirit in the writings of Matthew na maisama to si Tamar. Alam niyo ba ang kwento ni Tamar? Si Tamar nang hindi ho tinupad ni Judah yung kanyang pangako kasi meron silang ano yan eh, parang tradisyon na pag namatay yung lalaki, yung asawa, yung kapatid ang papalit kung lalo na walang anak para maipagtibay pa rin yung pamilya ng panganay na anak. Eh namatay din yung pangalawa. So pumalit yung pangatlo. At nangangako siya ng pangatlo eh, bibigay, eh hindi niya binigay. And here is Tamar, kunwari siya ay prostitute at nakipagtalik sa kanyang amain, sa kanyang biyanan. Can you imagine? And that was an incestuous relationship. Pero from there, si Perez and Zerah were born. Ngayon, hindi lang yun. Si Rahab, pagbunilan kanyo sa Bible, she was a prostitute from Canaan. Hindi pa nga siya Israelite. Prostitute. At hindi lang siya. Si Ruth,
a Moabite. Sabi sa Deuteronomy, no Ammonite nor Moabite can join the assembly of Israel or the people of God. So, ibig sabihin talagang sila yung outcast of the society pag sa Israel ang usapan. Pero kasama si Ruth. Ngayon, ito pa. Si Bathsheba. Sa lahat naman, si Bathsheba, ibinanggit pa. Bakit? Just to show... Ang sabi pa talaga, the wife of Uriah. Kasi ito, dito nahulog si David. Remember? Dito siya nagkasala kay Bathsheba. And he even, ano, parang masterminded the death of Uriah. Now, bakit sinama ito ng Lord? Just to remind us that Jesus Christ did not come for the people who are well. He came for the sick ones. He came for us. He came for people who needed a Savior. Kaya nga sabi ho ng Bible, it is a trustworthy statement, deserving full acceptance, that Christ, Jesus Christ, came into the world. Sabi niya, to save sinners, among whom I am foremost of all. Kaya sabi niya, you shall call him Jesus, for he shall save his people from their sins. Yun ang malaki nating pag-asa. Why? Kapag alam natin that Jesus Christ came for us who are sinners, He will surely deliver us from all the other problems we have. He will give us wisdom we need to solve them. I'm not saying that we would be free of problems. What I'm saying is, He will surely deliver us from our troubles as we obey Him, as we follow Him, because He will make all things beautiful for those who love God and walk according to His purpose. Kaya nga o, ang Pasko, napakahalagang paalala. Kaya lang, minsan sa dami na nating naiisip, minsan hindi na natin nakikita yung kahalagahan ng ano, pag-asa ng Pasko. Kanyari po, ito lang po, nakakatuwa. Hindi ko kakantayin sa inyo kasi baka lalo lang mawala kayo ng pag-asa. Ang title po ay The Hope of Christmas. Nakakatuwa po, kinanta ho ito ni Matthew West, but somehow the message was very clear. Sabi niya ganun, take me back to 8 years old, the little church on a dead-end road, with a candle flicker on one hand, sabi niya, and Dad's hand in the other. Take me back to silent night. My heart was full and the world was right. Cause right now the words look nothing like, sabi niya, those innocent Decembers. Talagang ibang-iba na ngayon, pati yung Pasko-Paskuhan, ibang-iba yung pakiramdam. This day's peace on earth is hard to find. And I need you to remind me one more time. You're still the hope of Christmas, referring to Jesus. You're still the light when the world looks dark. You're still the hope of Christmas, and you're still the hope of my heart. Ikaw, sino ang pag-asa mo sa Pasko? Kaya ho, ito pong Kapaskuhan, ang sarap pong remind tayo na there's still hope. If Jesus Christ came for me to save me from my worst problem, which is sin, so, ano pang problema pang dapat kong katakutan? Diba? Kahit kung mapapaniwalaan mo si Jesus for your eternity, then makakapaniwalaan mo si Jesus for your temporary problems. Bakit? Because He is not just our Lord and Savior. He is our brother. He is our Savior. He is our friend. Kaya nga po, ito ang paalala sa ating lahat. Every time we celebrate Christmas, let's really celebrate hope. You're still the hope of Christmas, and you're still the hope of my heart. God bless us all. Hi! Kung nakakatulong po sa inyo ang ating mga pag-uusap tuwing snack break time, cheers! At kung ito po ay nagiging pagpapala, nagiging kalakasan sa inyo, inaanyayahan ko po kayo to subscribe to our channel. At ito po ay available po, makita nyo sa ating link. Huwag po ninyong kalimutan na mag-subscribe at i-click nyo yung notification para ho mapalalahanan kayo tuwing tayo po ay nakikita. At padalasan naman po ay Tuesday and Thursday po ng alas 3 ng hapon sa Pilipinas ang aming pong pagtatagpo. Kaya po, sabihan po natin ang mga kaibigan natin nang sa ganun sila rin po ay magkaroon po ng pagkakataong marinig ang ating mga pinag-uusapan at baka makatulong po sa kanila. Maraming salamat po sa inyo at pagpalain tayong lahat ng Panginoong Diyos na buhay. Amen.